mga lulunasan ng soldadong nagbabantay. Ito ang hulang lahat na ng masidhing propeta, ang sakit at madlang dusa, titiising para-para ng ikalawang persona. Ang tanang mga bihasa, marurunong na lahat na, para parang nangagbadya na sinakyan ng talaga ni Jesus ya ang humenta. Malapit lang dumating sa pinto ng Jerusalem, si Jesus ay umibis din at sumakay namang tambing sa iyong yaang turing. Pagkat yaong umentilya sa anak niyang umenta, bata't dili makakaya-kaya at sinakyang una ni Jesus ya o ngang ina. Dito na nga ninatupad ang hula ni Sarias, sinabit ipinasulat na sasakay ang Mesiyas sa isang hayop na hama. Ang sinabi ni San Mateo sa kaniyang ebanghelyo, nang malapit ng magpasko, piyesta ng mga Hudyo, naglakbay si Hesukristo. Nang si Jesus nang sasakay na sa hayop na humentilya, iyong tanang mga kapaniyong disipulos niya iniangkas kapag daka. Lumakad na nga si Kristo, naliligid ng katoto sa Jerusalem ang tungo at balak niyang totoo ang pangangaral sa tao. Nang matantot maalaman na si Jesus na maalam niyong mga paong karamihan ay papasok sa simbahan sinalubong kapag kuwan. Kaguluhay di kawasa ng matanda man at bata, para parang natutuwa nagpupuring walang sawa dito sa poong dakila. Yaong iba'y nagsikuha nang palaspas at oliba, ang iba naman ay kapa, itinatag kapag daka kay Jesus na poong ama. Isa't isa umaawit nang osana Filyo David, at Benedictus kwe benit, salamat anya sumapit mala anak ni David. Ang idinog tumpang sabi ay inumin ni Domini, iyo pong gamutin kami sa ngalan ng nagkandili at Diyos ama mong kasi. Habang da'y umaawit nang osana Filyo David, tuwang hindi nga maisip pagpupuring walang patid dito sa poong marikit. Sa malaking katuwaan niyong taong karamihan, mula na ngang isinukal
ng puso at gunam-gunam ng Pariseyos na tanan. May Pariseyong lumapit sa kay Jesus ay nagsulit. Ani ay maestrong ibigantong ng agawit patanin mo ang bibig. Anitong si Jesucristo ang kahimat walang tao, magpuri sa akin dito ang naritong mga bato, mangagpupuring totoo. Nang ito'y may pangusap ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawain Ama, inaamin namin ng aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo sa pagpapatawad at buhay. Sa madlang tao, marami namang milagro, awang hindi mamagkano ng poong si Jesucristo. Ang pilay at mga bulag, sampu ang nangangagsiusad, piping di makapangusap, pinagaling niyang lahat, awang hindi hamak-hamak. Marami't lubhang makapal ang gumaling na may damdam, nagsisikip ang simbahan, tao'y hindi magkamayaw ng makinig ng aral. Ngunit ang mga balawis, eskribas at saserdotes, halos magputok ang dibdib sa laki ng pagkagalit dito sa poong marikit. Sa kayaong mga lilo, maingiting Pariseyo, pinagbawalan ang tao ang magpatuloy kay Kristo, parurusahang totoo. Maghapon ang poong Ama ay nangaral sa lahat na doon ipinakilala ang linamnam at ang lasa ng maniyang doktrina. Nang lulubog na ang araw, mga tao'y nagsipanaw, sa maghapoy di kumain, at ang poong nangangaral sa loob ng simbahan. Walang sinumang pumiging kay Jesus na poon natin. Sa magapoy hindi kumain, binatang mapalipin, ito'y aral din sa atin. Lumabas na sa simbahan itong Diyos na maalam, sampung disipulong abay, at nagtuloy kapag kuwan doon sa Betanyang bayan. Tray Asunción, ere namay resurrection, ang ikatlo'y adorasyon, ere namay limitasyon, aral sa atin ng poon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, paparusin noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Kristiyano'y sino ka man, dito ay iyong pagmasdan. Pagkawalang kabuluhan ng papuri at parangal dito sa hamak na bayan. Ano pat pawang lisya, ang mundo ay balinto na. Mali ang lahat na gawa, kayamanan man ay tuway, parang asong nawawala. Kapag ka may binipita sa iyo at inoola, totoong ni na mahal ka, datapat kung nangyari na, dili ka na maalala. Sige na po. Gayon nga ni itong mundo magdarayat, walang toto, bawang lihis na totoo, pangimbuloy nananalo sa kaluluwa ng tao. Tingni ang puong si Jesus, niyong lubing buliramos, marami ang nalulugod. Ngunit walang isang loob na nag-anyay at maghandog. Kaya ngayon kapatid ko, karampatan sa seremonya sa templo, sa mga araw na ito. Kaya pinagsasama ang balas pa sa ulipa, at may laurel na lahok pa. Kasalanan mga inanak ni Adan. Ang laurel na may ganito ang kahulugang totoo sa karapatan ni Kristo. Pupuntungan naman tayo ng tuwang di mamagkano. At kung kaya sinasarhan yaong pinto ng simbahan, kung papasok na mga bilang, yaong posesyong mahal, gayari ang kahulugan. Sapagkat si Kristong Ama ay dilipad ng durusa, mahal na pasyon niya.
kapuan ng cross nga niyang tangan at ang pinto ng simbahan ay agad nang mabubuksan. Ito'y siyang karugan. At kung ito'y maganap na sa krusay na marita, kamatay nga sa dusa, siya namang pagkamukha ng pintuan niyong gloria. Kaya sa araw na ito ay kinakanta sa templo ang pasyon ni Hesu Kristo. Kahulugan ay ganito, iyong dakilang misteryo. Pagkatusa ng natupad yung hula ni Elias ng lahat ng propeta. Ang isa pang kahulugan ay ang puring ibinigay kay Jesus na poong mahal. Yaong mga napakinggan ng Pariseos na tanan, sumukal na nga ang dibdib at sila'y pawang nagalit. Dito na nga pinag-isip ang paghuli at pagdakip dito sa puong marikit. Gaya nga taong binyagan kung sino ka at anuman ang iyong na papakinggan. Pag-isipin mong mahusay sa loob mo't gunam-gunam. Matunaw na at madurog ang tigas ng iyong loob. Kunitain mong tibubos ang mga hirap ni Jesus nang sa iyo ay pagsakop. At maawa kang totoo sa iyong kapwa-tao. Tuloy namang isipin mo yaong ginawa ni Kristo sa araw ng Lunes Santo. Si S. Marcos ang nangusap sa Ebanghelyo sinula. Umano'y ang Mesiyas. Doon sa paglakad nila sa daan ay may nakita na isang punong higera. Ang dahoy ka aya-aya, ngunit wala namang bunga. Pagtatakay magot-magot niyong mga disipulo, doon nila napagsino na ang higirangang ito ang katulad ay ang tao.
Kapag nga at kabagay ng taong makasalanan na walang kabanalan, ang daon may malalakay ay wala rin pagkinabang. Sapagkat ang tao pala ay katampatang mamunga ng mga gawang maganda. At kung dilim mapapara sa sinong pangigera, nang si Jesus ay masok na sa templo ay may nakita tinda at lamesa, ipinak para isa may walang natira sa malaking kagalitan nitong Diyos na maalam. Sila'y pipig nagtabuyan, ito aniyay simbahan at di dapat pagtindahan. Ang sino mang matuwain at munting lupang matinig sa Diyos na oo natin, dito'y dapat manalangin at di dapat nahamakin. Nang mangaral na sa templo ang poong si Hesukristo, pinagbuntunan ng tao, Eskribas at Pariseo at iba pang mga Hudyo, anisan hun kay Kristo nagtanong ang mga lilo, anong ipakikita mo sa akin at patutuo at ginawa mo nga ito? Ang sagot ni Kristo naman, itong mahal na simbahan, di ba't ninyong tinapay? Itatayo ko rin tunay sa loob ng 3 araw. Ang sagot yung itinuring simbahang na po at anim, ang taon sa bilang namin bago nayaring magaling. Saka ngayon tuturan mo sa amin ay pangahas mo, kung igiba mo ang templo sa 3 araw na husto, uyu-uli mo magbago ang isip at sa pantaha ng mga butuhila ang templong kahanga-hanga. Mauuli kung masira bago yao'y talinghaga. Ang katawan nga ni Kristo ang iulim magbago na sa araw na 3, mabubuhay ng totoo. Hindi nga ang tunay na templo, kumbaga magkagalit
gayunman manahihuli ang simbahan anong pagkakaliwagan kung ang buong sanpinakpan nayari sa wika lamang ipinangaral na niya yaong sermon de la Binya ang maghasik ng maganda mag-aaning walang sala nang tuwa't madlang ligaya ngunit ang mga sukaban nagpunla ng kasamaan wala namang makakamtan at walang kasasakitan kung hindi nga kahirapan kaya aling kamat sino na nakaririnig nito ang iyong isipin dito ang isinermo ni Kristo na halimbawa sa tao ang mga ebanghelista ang nagsabit, nagpahayag nang Martes muling lumakad itong korderong marilag at nangaral sa lahat nang matantot maalaman niyong taong karamihan na sila'y pangangaralan magsipasok sa simbahan tuwa'y hindi ano lamang nang dumating na si Jesus sa templo'y agad pumasok sampung mga disipulos mga ngaral at ibobos nagawang kalugod-lugod ipinangaral na niya paghuhukom sa lahat sa mga anak ni Eva ang igagantit parusa sa taksil at palamara ang mapapalad na tao na sumunod na totoo sa madlang iniaaral ko walang salang matatamo ang mahal na paraiso at doon sa pangangaral nitong Diyos na maalam kapag dakay nilooban niyong mga punubayan na sa aral niya'y ayaw sa kaingi ang totoo niyong mga taong lilo balawis na pariseyo doon
loob ng templo, ibig nagdakpin si Kristo. Ngunit dinila nakita si Jesus na ang ama ma sampung mga kasama. Lumakad na nagtuluyan at napaluwal sa bayan ang kanilang dinaanan. O libeting kabundukan dating kinawiwilihan, doon ay tumigil muna at bilang nagpapahinga itong poong mapaninta at sa kapagkaraka ng usap sa mga kasama-ani ay mga katotoo na aking ka salu-salo ngayon tanda ana ninyo itong lahat na wika ko walang pagsalang totoo. Ako'y ani ay darapin gagapusin, mumurahin, hahampasin, papatayin. Sa pagsakop, sasalarin ng mga tao kong gilid. At ang kamay kong dalawa sa krus ay ipariripa. Totoong at di sasala, pawa ninyong makikita panahon kung dumating na kahimat aking sinaysay at sa inyo ay tinuran ng panahong nakaraan. At araw ng inyo at ng inyong ang makita ang araw na aking pita at di nga mag at di nga magkakaiba bago sumapit ang Pasko, ako'y mapipit muna nang ito'y maipahayag ni Jesus haring mataas at ang lahat na alagad para-parang nangasindak
hapis na walang katulad. Lumakad na, lumakad na si Kristo. Sampung mga disipulo sa Betanya, sa Betanya na patungo. Di rin nagbawan totoo, lumbay ng mga katoto nang dumating na sa bayan, si Jesus na po ang mahal, at apostoles na tanan nangagsiluklok sa dulang at kumain kapag kuwan. Ampong Birheng Maria, kapiling ang anak niya, yaoy parang himakas na, ang may bahay kasalupa ni Jesus sa mga kasama. Nang makakain matapos yan ang disipulos, pawang nawawa ng loob, naaalala ng tibogos yaong winika ni Jesus. Matay na nilang tipirin, hapis lumbay at panindim. Ngunit nahahalata rin, kapag karak kay pinansin ng inang mahal na birhen, pumasok ang birhen mahal sa silid ng iyong bahay at tinawag kapag kuwan ang apostoles na tanan. Tatanungin ba gabila, ang birhen ay ganito, ay ano nga, ay anang bunsuk ko, di ba ako'y ina ninyo? Ang mga anak ko kayo, minamahal kong totoo. Ano ba ang dahilan ng luha ninyong nananaw? Ano't kayo'y nalulumbay? Hayun at nga't ipagsaysay ng aking maalaman. Ngayon inyong iniiba ang asal ninyong lahat na dati mga oya. Kapag dating ibabadya, ano mang inyong makita, agad ninyong sasabihin ay pahayag sa akin. Saka ngayon bagay bukin,
Matikis kayong naglilihim sa aking di naindaig. Ganong sa ganong pangusap ng Birheng Ina, ng Birheng Inang may habag, ang apostol, ang apostoles na lahat, lalo pang nagsiiyak, luhay agos ang katulad. Ang isinagot na lamang ng apostoles na tanan, anilay o Bireng mahal, anak mo ay naririyan, siyan sukat mong makaalam. Sa dilirin, sa dilirin magpahayag, ang apostoles na liyag, ay lumapit na managad, ang inang may alapaap, at tinanong na ang anak. Anabiring masaklolo, Panginoon at anak ko, anong bagay kaya ito, laki ng dalang hapis mo, sampung mga disipulo. O anak na, o anak na minamahal, na aking na aking pinalalayaw, ano't pinag, ano't pinaglilihiman, at di mo pagpahayagan, yaring iyong inang tunay. Ang isinagot ni Kristo, walang anuman inako, pahid na iyan luha mo, at dili pa oras ito ng pagsakop ko sa tao. Ngunit bakit mga ngamba ang dibdib mo aking ina, dito ako matitira, hanggang dumating ang oras ng puungkot aking ama. Bahagya ng tumiwasay, yaong pusong nalulumbay, ang inang Bireng may damdam, at parating pinupukaw ng sakunat agam-agam. At sapagkat marami na ang sumasapalataya, sumusunod sa kaniya, at niwalan ang halaga kabagsikan ninyong sadya. Kaniyang maupatan ang tao sa buong bayan, baka kayo ay alihan, lupigin ang kabagsikan, alisan ng katungkulan. Naman nga ay tumanggi, di na yata nangyayari.
lalo na kapag dumami. Ang nahibuan ang sabi ng dila niyang maliksi. At yamang may panahon pa, mag-isip kayo ng iba. Inyong iparapit siya nang hindi mapalamara ang mga pulong hustisya. Kung mangyayari naman bukas huwag ng maliban, o kung dili kaya naman ay sa ikalawang araw agad ninyong ipapatay. Kayo'y huwag maghinaga nitong aking pangungusap. Kahimat ako'y alagad, ngayon kusang umilag sa kaniyang gawang lahat. At ikong mamiyaganda ang ugalit aralia, ako'y tumatalikod na at nagsisising talaga ano't ako'y nakasama. Langin yung paniwalaan itong lahat kong tinuran ay pangako kung matibay. Kayo'y aking sasamahan kung huli ang anghunghang. Ituturo ko sa inyo ang pagdakip kung paano. Ang bahala nga ay ako, ngunit magkalutas tayo dito sa usap na ito. At kung inyong masunod na ang nasa ninyo at pita ng pagdakip sa kanya, ay magkano kaya baga sa aking magiging upa? Gayong ikay ng matalos iyong mga pariseyos, nangatuwa ng tibobos ang malupit nilang loob sa pangako nitong hayop. Na si Judas ng pariseyos eskribas, 10 lilong sika ay pastuan, nila'y dilahamak at ang nasa'y matutupad. Pinangako ang bibigyan 30 salapi lamang kanilang pinagsulatan, yaong gawang kaliluhan at tuloy pinanumpaan, tuwang walang makapara ni Judas na palamara. Ang salapi ng makita ay sinilid sa bulsa at iningat, ingatan na. Nanaog na kapaguan ang alibughang matakaw at nagtuloy na sa bahay, loob ay di mapalagay at ang budhi sa lawahan. Nagbabalo-balo siya, kunway wala siyang sala. Bago'y natatalastas na ni Jesus na pong ama ang masama niyang pita. Hindi nga naalman ng apostoles na tanan yaong mga kagagawan ni Judas na tampalasan na puno ng kasakiman. Ang isip nila totoo, kaya sa bayan tumungo,
sa pangbinilinan, alamit pakimatyagan, sabay ay bulong-bulungan. Isinagot pa ng lilo, Oo Panginoon ko, ang bahala na ay ako, na magkalingan totoo sa aking po't maestro. O suka ba taong puso ang budhing parinit paroon, ano iyang naging tugon? Ay bago ang iyong layon, ipinagduro ang poon. Nang si Judas magbalik na, tinanong ka, pagkala ka ng poong Birheng Maria, ano ang napansin baga sa taong narinig nila? Ang isinagot ng lilo, matuwa na ang poon ko, usapan ng mga tao, pawang puri sa anak mo, tuwa nila'y magot-mago. Huwag ka na pong malumbay, ay ako'y napasabayan. Doon ko nga napakinggan ang mga usap-usapan niyong taong karamihan. Ang lahat ay natutuwa, nagpupuring walang sawa sa lahat niyang ginawa. Wala isa mang pumula sa maestro kong dakila. Tumiwasay na ang budhi, loob nitong inang pili, para timang sumasanhi, ngunit hindi napapawi ang lubos niya ng pighati. Lalo na ngang mapagmasdan ang malaking kalumbayan ng apostoles na tanan, puso niya'y nasasaktan sa ganoong mga asal. Pinahid na ni Maria, luwas sa kanyang mata, pumasok ka pagkaraka sa silid ng anak niya, lumbay ay walang kapara. Ito ang ipinag-usap, O Panginoon ko at anak, minamahal ko sa lahat, puso ko ay naghihirap sa aking napapagmalas. Ano baga o bunso ko, at hindi ka magkatuto, gayong nilugnog ko, magdalita ang anak ko, ang hila mo'y tugunin mo. Ang sinumang tao riyan, tagamalayo mang bayan, kung ganitong Paskong araw, kung ay umuwi na sa bahay, dinadalaw ang magulang. Sa dulang ay magsasalo, sapagkat araw ng Pasko, saka ikaw na anak ko, ay aalis iwan mo akong nag-iisa rito. Paano ang iyong ina kung ikaw ay di kasama? Ano ang ikasasaya? Dumating man ang Paskwa, bunso kong dito'y wala pa. Itong iyong pagpipilin ng pagpanaw at pag-alis, siyang ikinahahapis, halos nang ang ikapunit ng puso ko't aking libdib. Para kong naaaninaw ang iyong darating buhay,
Diwa ito'y katapusan, diwa ito'y katapusan, at lulubog na kapagkuan ang maliwanag na araw. Kaya ngayon ang hingi ko dalawang bagay sa iyo. Sundin naman sana ako, sundin naman sana ako. Pahimakas ko na ito, o punso sa pag-alis mo. Ang hingi kong una-una sa bunso ko't aking sinta. Huwag kang lalayo muna, huwag kang lalayo muna. At dito ka na magpaskwa bago maghiwalay kita. Ang kalawang hingi ko na inuola sa iyo, ako na may tapatin mo, ako na may tapatin mo. Ano ang nasa sa iyo, di yung mga pariseo. Nang kay Jesus na marinig yaong wikang matatamis, niyong inang nahahapis, niyong inang nahahapis. Di na bata, di na tiis, sumagot siya't nagsulit. Inako aniyang mahal na aking kaginhawahan. Ano pa pong bagang bagay, ano pa po bagang bagay. Ang sukat mo ikasuhay sa poon na nalulumbay. Ngayon po ay naganap na ang araw na aking pita. Nang pagsakop ko sa sala, nang pagsakop ko sa sala, simula na ito'y na nang di natin pagkikita. Ganap na at walang kulang, panahon at takdang araw. Nang ama kong lubhang mahal, nang ama kong lubhang mahal. Sa pagsakop ko sa tanan, sa buong sang sinukuban. Inako'y masusunod na ula ng mga propeta sa Eskrituran Sagrada, sa Eskrituran Sagrada. Hirap at madlang parusa ng pagsakop o sasala. Magdalita ang ina ko, at ako nga'y tulutan mo. Kay ama'y sumunod ako, kay ama'y sumunod ako. Di mangyayaring totoo na di ako manaw dito. Di na mangyaring iliban ang pag-alis at pagpanaw. Palibhasa'y ito'y halal, palibhasa'y ito'y halal. Ito'y pangakong mat
tibay pagsakop sa kasalanan. Mangyayari bang suwain utos ng Ama at bilin, wala yata daan man din ang tao'y di ko sakupin sa sala'y pagkagupiling. Datapuwain ang mahal na aking kinalulugdan. Kahimat ako'y mamatay, kahimat ako'y mamatay. Sa loob ng tatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ito'y siyang pangako ko, siyang tipan ko sa iyo. Walang pagsalang totoo, kaya ako'y tulutan mo nitong pagpanaw na ito. Aba, ina kong mapalad, bukod sa babaing lahat, para kunang pahimakas, para kunang pahimakas, sa aking pagpanaw bukas, yakap yaring iyong anak. Wika na kalumbay-lumbay, sagot na ikamamatay, daigang mabisang punyal na ikikitil ng buhay nang sino mang nasasaktan. Nang marinig ni Maria ang gayon niyang parirala, dibdib ay kumababa, dibdib ay kumababa, nalunos na kapagdaka, halos manaw ang hininga. Kung dangay kinakasihan ng Diyos sa kalangitan, ang sa inang birheng buhay, halos nga maalis manaw ang hininga sa katawan. Nang mauli na ang loob nitong inang nalulunos, sa silid agad pumasok, sa silid agad pumasok, nanalangin at lumuhod sa kanyang Amang Diyos. Sa langit ay tumingala, ang mata ay lumuluha, ito ang siyang iniwika, O Diyos Amang dakila, Hari sa langit at lupa. Anong at bakit poon ko pinalalo sa anak mo ang mga hamak na tao, ang mga hamak na tao, at mahal mo pang totoo sa gayong sala sa iyo. Ang dapat mong pahirapan dahilan sa kasalanan, siyang ipagtatangkakal at ang anak mo ring tunay ang iyong ipapapatay. Kumbaga Diyos kong Ama, sa tao ay naawa ka, patawarin mo na sila, patawarin mo na sila, huwag mong ipapatay na ang
anak ko. Sinisinta yamang ganap na totoo, kapangyarihan mong ito. Di man mamatay Diyos ko, di man mamatay Diyos ko, mangyayari kung loob mo sa kupin at lahat tao. Ako naman kakanta. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Father. Titigil muna po tayo sandali sa pabasa kasi narito na po yung mga bisita ng Biren tuwing Monday tsaka Friday. Yung mga nangangalakal po dito sa Antipolo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay meron tayong pabasa at karidad. O pabasa at pakain. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan din natin ang mahal na Biren. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat po ako sa mga donors ng ating pabasa at ating karidad, sa lahat ng mga sponsors ng ating katedral. Maraming maraming salamat po. Palakpakan po natin silang lahat, mga kapatid. Salamat din sa ating Parish Pastoral Council sa pangunguna ni Ms. Menchi Santiago. Palakpakan natin si Menchi. Maraming salamat din po sa National Shrine Ministry kay Norby Mendoza at sa kanyang mga kasama. Palakpakan din natin yung Team Gayat sa pangunguna ni Tita Epi Yago. Ayan si Tita Epi. Maraming salamat po. At siyempre yung ating mga biyeros. Palakpakan natin mga biyeros. Ngayon po, bibigyan po kayo ng pagkain. Nakaupo lang po kayo dyan. Walang dodoble. Ang dumoble, papanaw. Ay, papangit. Maliwanag ba yon? Huwag po kayo magre-reklamo. Yung sa inyo po, mas masarap. Sabi ni Miss Blue, lechon daw yung sa inyo. At pagkatapos po nun, yung lahat po ng binibigyan ng bigas, pipila po kayo doon sa may kay Pope John Paul II. Ay, kahit dito lang sa may CR. Yung lahat lang po ng nakalista na representative ng pamilya ang pipila para sa bigas. Maliwanag po. Kasi po habang nagpapapila po tayo sa bigas, tutuloy na po yung ating pabasa. Wala pong pipila na wala doon ang pangalan nila. Para wala na po tayong problema. Amen? Pero checkin pa rin po kung ang pangalan nyo nasa listahan bago po ibigay yung bigas. Kaya po, huwag pong pipila yung mga hindi nakalista. Maliwanag po. At saka po mga magulang, yung mga bata po, pwede po bang pakikapit-kapitan yung mga anak nyo? Lagi na lang po natin medyo problema yung mga bata. Ayan, may nagtatakbuhan na uli oh. Mga magulang, yung mga anak nyo po, pakipiit nyo po. Amen? Sa lahat ng mga biyeros, yung pagbibigay po natin ng pagkain sa isang side, tapos papunta doon sa kabilang side. Okay? Pag nabigyan na po, tama na po yung isa. Maliwanag? Hello? So muli po, pasalamatan natin at palakpakan natin ating Panginoon para sa ating karidad at pabasa. Kung gusto niyo pong magbasa mamaya, ayaw niyo pang umuwi hanggang bukas, pwede naman po kayo manatili dito. Meron bang gusto magbasa sa inyo? Wala? Ay, wala ng hapunan. Biro lang. Hindi po, pag gusto niyo pong magbasa, pwede po kayo manatili. Amen? So, mamimigay na po ngayon ng pagkain ng mga biyaheros. Sige, mga biyaheros, bigay na natin. Cholo.
Sa mga kapatid po natin na nangangalakal, pag nabigyan po kayo ng pagkain, stay po muna tayo sa pwesto natin. Wala pong aalis kasi po mamaya, yung iba lumalayo tapos biglang makakadoble po. Isa-isa lang po muna tayo ngayon. Ulitin po natin, ha, pag nakakuha na Jans. Oh. Mga biyeros, yung mga nasa likod.
ang pagkalong sa anak mo. Ano pa't Diyos kong Ama, madla ang aking balisa, hapis na walang kapara, nang lumaki na nga siya, at manaral sa lahat na. Kaya Amang maawain, siya iyong patawarin. At ako na may gayon din, at ako na may gayon din. Huwag mo na pong kunin ang anak mong ginigiliw. Ay kung siya ay mamatay, pilit akong mararamay. Dito ngay ang kahirapan, sa puso ko'y mamamahay. Kung ang anak ko'y matingnan, di pa ba sukat poon ko ang kanyang pag-aadyuno? Paghahampas sa disyerto, paghahampas sa disyerto, maging tubos na totoo sa sala ng madlang tao. Ako na ang pagbuntunan ng lahat mong kagalitan. Ako na'y siyang mamatay, lalo ko pang katuwaan. Siya lamang ay mabuhay. Itong hiling kong talaga at sa iyo'y inuula. Diyos ko magdalita ka, Diyos ko magdalita ka. Idulot mo ng asana na ako'y matiwasay. Marami pa't madlang bagay ang sa birheng karaingan. Agad siyang pinakinggan at sinagot kapag kuwan ng Diyos sa kalangitan. Narinig ko ng magaling, Maria ang iyong daing. Di ko mangyaring tanggapin, di ko mangyaring tanggapin, na ikay aking sagutin. Ang anak ay timawain. Hindi niya mababata na makitang maghirap ka, lalo pang ang sakit niya, kaya ang lalong maganda ay ang siya ay magdusa. Marilin kumatanggap iyang iyong pakiusap. Hindi na nga malilinsan, hindi na nga malilinsan. Ang anak mo'y maghihirap dahil sa sala ng lahat. Siya nga ang katampatan ng maghirap at mamatay, sapagkat siya nga lamang ang umako at humadlang sa sala ng santinakpan. Dilipat ang anak mo, magbabawa ng puot ko sa mga hunghang na tao, sa mga hunghang na tao. Siyang lunas na totoo sa sala ng buong mundo. Maria ang iyong tularan, sakripisyo ni Abraham, sa pagsunod niya lamang sa hiling ko't kalooban, si Isaac pinugutan.
Ito naman ang hiling ko at aking loob sa iyo. Nang matimawa ang tao, nang matimawa ang tao, at nagtiis kang totoo, at magdusay ang anak mo. Nang matanto at mabatid, nang inang berheng may hapis, na yao'y loob ng langit, munti may di na umimik. Nagbatanang at nagtiis. Magdi ang walang hanggan, mapait man at mapakla, gayong hirap ay binata, gayong hirap ay binata, ng Poong Birheng Maria, pasunod Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dini sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Apat na letra, kinulong sa dalawang linya, aral wika ng nangagsiuna, aral sa Kristiyanong lahat na o taong walang balisa, wala munti mang-alaala ang iniibig mo tuwina sumuway at magkasala sa Diyos na Poong Ama, lubos na tinutularan kay Judas na kagagawan. Di lang katampalasanan at isip na mahalay ang nasa iyong katawan, dunong na magwika-wika, humibot magdaya-daya, lubhang mananalong dila, mataas magmunukala. At kung di mo babawahan gayong katam palasanan, tantong kahinahinayang ang kaluluwa among iyan, sa impyerno'y gagatungan, tingne ang lilong si Judas, apostol na walang palad, sa kasakiman sa pilak ang kaluluwa ay nasadlak sa balong po. Noon ang hirap,
marami pa at makapal sa sulat na papalaman dahilan sa kayamanan sa impyerno'y gagatungan ang budhing mga sukaban kaya sino kamat-alin Kristiyanong na gugupiling iyong isiping magaling at ngayon mo saliksikin ang lahat mong gawang lihim nang doon mo mahusisa ang iyong pagkasama. Kung mahabag kat naawa sa taong iyong kapwa sa may hirap at dalita, kung magaling ang gawa mo, daming pupuri sa iyo ang palalong walang toto api saan man patungo sa hirap na nanagano gayong hirap ay magbawa sa puso mo kaluluwa magkusakang pakalara at manala ngintuwin na sa poong Birhen Maria ang anumang kahirapan sakit na iyong karatnan kawa mong pasalamatan at yaon ay kalooban ng Diyos sa kalangitan huwag ipagdalang galit ano mang hirapat sakit kung mabata at matiis tantong hindi malilihis gagantihan ka ng langit nang sumapit ang araw Huwebes Santo araw ng paghahaponan ni Kristo kasama kani ang disipulo araw ng pagkakaanulo pinagkalulo ni Judas na lilo hinuli ng mga Hudiyo Huwebes Santo. Nang unay kaugalian niyong taong kalahatan taon yaoy napipisan ang buong sangkahudyohan sa Jerusalem na bayan kapag ikalabing apat buwan ng Marso ang bansag nagpipisan na ang lahat tuwa ng pasasalamat ng manaw sa paghihirap sapagkat ng unang araw
bihag ang sangkahodyohan ng paraong haring honghang at alipin silang tunay ng taga-Ehiptong bayan. Si Moises at hindi iba ang sa kanila'y kumuha. Himalangka, taka-taka, sa halip pinakita. Pagtubos nga sa kanila, ito ngang araw na ito, ang pagsasaya ng Hudyo, ng pagpanaw sa Ehipto. Araw ng Pasko ang ganito, kaya sila dumarayo. Nang Huwebes pagkaumaga, si Kristo ay gumayak na at nagpaalam sa ina, tutok din na ngang talaga pagsakop niya sa sala. Aniya, aniya ako'y paalam, kalapating, kalapating minamahal, inakong kinalulugdan, ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Dumating na pong totoo, araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao, magdalita ang ina ko, ako'y paalam sa iyo. Inahuwag kang mahapis sa pagpanaw ko't pag-alis. Masaklap man at mabait, titiisin at siyang ibig ng ama kong nasa langit. Nang matanto ni Maria, Yaong sabi sa kanya, dibdib ay ko, mabaka ba? At tumangis kapag daka, ito ang pinagbabadya. Di yata bun, song anak ko, di mangyaring mababago ang pagpanaw, pag-alis mo, ano ang aasalin ko kung mahiwalay sa iyo? Yamang ito'y siyang utos at kalooban ng Diyos. Mapait man, di masayod at mahapdi man sa loob, titiisin ko ng tintibogo. Nguni at ang aking hiling sa bunso ko't aking giliw, sana'y sabihin sa akin kung saan ka hahanapin ng ina mong naninimdim. Ang sagot sa Birheng Bahal, Nitong anak na papanaw, inay di ka maiiwan. Ikaw ay sasamahan ng pamangkin mong si Juan. Pawiin ang
pawiin ang madlang dosa at ang luha. At ang loha mo sa mata, mahapdi man, mahapdi may anhin baga, ikaw rin po lamang ina ang aking kasama-sama. Data puwat, madlang sakit, daing nang inang may hapis, aling dila ang magsulit, aling mataas na bait, ang di magputok ang dibdib. Tumatangis kapwa na bubuntobon tong hininga. Dibdib ay ka, kaba-kaba at nag paalam pagdaka si Jesus sa Birhengina. Niyakap na nga ni si Jesus, niyong inang nalululos, luha sa mata ay nanagos, at siya kasi nanahog sampung mga disipulo. Sinusundan din ang mata nitong may lum bay na ina, gayon din ang anak niya, linggot hindi diligot di mabata ang inang na babalisa. Nang di na niya matanaw ang anak na minamahal, pumasok na kapag kuma sa silid niyang tahanan, hapis na di ano lamang. Itong mahal na Mesiyas, nagpatuloy ng paglakad, inaaliw ng alagad mga misteryong mataas siyang ipinahayag. Nang sapitin nila naman, Olibeteng kabundukan, Nadi malayo sa bayan, doon muna nagdumahan hanggang lumubog ang araw. At inaral ang lahat na ni Jesus ang mga sama. Pawang wikang magaganda na sukat ikaginhawa ng kanilang alaala.
Nang alas tres, nang alas tres na ang araw. Si San Pedro, si San Juan, tinawag niya kapagkuwan at sa kapi ng usapan. Ito ang siyang tinuran. Kayo ani ay umuna at sa bayan pumasok na. Do'y inyong makikita isang taong nagdadala ng tubig sa bangang isa. Alinsuno rin pagkuhan. Saan man siya humanggan. Ang pasukin niyang buhay. Kayo ay pumasok naman at siya kong kalooban. At ang saysaying totoo sa bahay ay turahan ninyo. Doon ako magpapasko at nang ituro kong laan sa araw na ito. Nang ito'y maipangusap ni Jesus na nagpahayag ay ang dalawang alaga. Kapag daka ay lumakad at sa bayan nagsitamba. Sa pagparoo'y nakikita yaong tanda sa kanila, sinunod kapag daka. Sa bahay nila inahanda ang kasangkapang lahat na. Nang lumubog na ang araw ay itong po ang maalam. Niyakag ang kalangkawan at pumasok kapag kuwan sa Jerusalem na bayan. At sa bahay ng katoto agad silang napatungo. Ang nasa nila ang totoo, doon sila magpapasko. Sampung tanang disipulo Nang dumating na si Jesus doon sa bahay ni Marcos. Binati ni ang tibokos ng buong galang na puspos ang katotohanan iro. Umasok na at ang tinungo yaong sadyang senakulo. Pagkakathaang totoo nang mataas na misteryo habilin sa madlang tao.
doon sa pagkakapisan ni Jesus at mga kawal, bago lumuk, luksa dulang, nangusap na at nangaral itong maestrong maalam. O mga apostoles ko, o mahal kong mga katoto, laon ang ninanasa ko, ang tao'y magsalo-salo. Araw ng Pasko ang ganito. Ngayon na nga matutupad ang nasakot pitang lahat. Dito tayo maghaharap. Pag-ibig ko ng maghanap hula ng mga propeta. Saka ang poong si Kristo, 10 mga disipulo, nagsiluklok na totoo. At minulan na nga rito ang pagkain sa kordero. Itong kordero inihaw, dilibat kalarawan ng mahal ni ang katawan. Totoong pinahirapan niyong mga hudyong hunghang. Ay ano ngay nang matapos yaong paghapong tibobos, dito na nga ibinuhos ng kanyang sintang lubos sa mga katotot irog. Nang mag-alas 6:30, oras niyong gabi baga, maestro'y lipos ng dusa, katawa'y di makakaya sa lumbay ng pasyon niya. Nagbuhat na at nagtindig ang maestro't poong ibig. Isang tuwalya'y ginamit at sabaywang ibinikis siyang gagawing pamahid. At sa kaniya sinidlan ng tubig yaong panastan, at kaniyang huhugasan ang paang dumi-dumihan ng kaniyang mga kawan. Dinulog na kapag daka si Pedrong katotoniya, at huhugasan talaga gayong gaway nang makita ni Pedro'y agad na gitla. Ano pangay natilihan loob ni Pedro'ng timtiman, luha sa mata ay nukal, kapag daka ay nagsaysay. Ito ang siyang tinuran, Domine no tumihip labas pedes. Ikaw o Panginoon ko, paako'y hugasan mo, bago ang dapat ngay ako
siyang humugas sa iyo, pagkat Diyos kang totoo, di kayata mababata, Panginoon ko at Ama, nahugasan kong makita, yaring mahalay kong paa, duming walang makapara. Ang isinagot ni Kristo, di mo matatanto, Pedro, kung anong itong gawa ko. Ngayon matatalastas mo ang kahulugan kung ano. Sa malaking pagkahapis, si Pedro'y agad nagtindig. Yaong paa ay inalis, ay ang wika'y non lababis, in eternum mikipedes. Huwag mo na kong hugasan, paa kong dumi-dumihan, magpasaan mangumanggan, at nang hindi malunasan, ang buong sa kalangitan ay ano'y sa hindi mayag. Si Pedro'y ayaw pahugas at ang korderong banayad. Kapag darakay ng usap, ito ang pinahayag, sinon laverote non abebis parte mecum. Na kung hindi ko hugasan, Pedro ang paa mong iyan, kita ay kagagalitan at di ka makikinabang sa akin ang ano pa man. Kita ay tatampuhan na, parang hindi kakasama, di magkakamit ginawa, babawiin kong lahat pa ang aking mahal na grasya. Ay ano'y nang maunawa ni Pedrong na walang diwa, sumagot na alipala, na ang mata'y lumuluha, nang usap at ang wika, aniyay pa Ginoon ko, hindi lamang ang paa ko, kundi kamay, sampung ulo, tulot ko ng hugasan mo, huwag ka lamang magtampo. Kung ako ay kagalitan, ngayon ay iyong tampuhan. Aba Panginoong mahal, ano pang kapakanan niring maralitang buhay, pumayag na nga si Pedro, napahugasan sa maestro at naniklo at narito ang poong dibino berbo at hinugasang totoo. Asal ay ka awa-awa,
bagoy Diyos na dakila ng may kunang halimbawa. Tekes na nagpakababa ang taong hamak sa lupa, lalay-lay-lay angheles at prinsipados, virtudes at mga tronos, tingninga ang buong Diyos. Nagbabatang nakaluhod sa paan ng mga lingkod, lalay-lay-lay mahapis na at malumbay ang lupa at sangkalangitan, sukat nganing ikahambal ang itong Diyos na maalam, lalay-lay-lay tingnit hino hugasan na ang kay Pedro mga paa nang mahugasan na niya. Nagkampa ng luwaan niya o mata, lalay-lay-lay sa pumaya ng totoo na napahugas si Pedro ay ang ibang disipulo. Dito manggit na kitalo, napahugas sa maestro, lalay-lay-lay silang lahat ay binaybay para-parang hinugasan pagkapahid ay hahagkan aling puso, kaya naman ang di madurog matunaw, lalay-lay-lay anong magagasan sa disipo los na paa si Jesus na may nulipa lumuklok na kapag daka at nag-usap sa kanila, lalay-lay-lay aba mga kaulayaw katotoko, kaibigan, itong inyong napagmasdan sa siyang tularan sa inyong magiging kawan, lalay-lay-lay kayo ay may mangsunuran, magpakaba ba ng asal at loob na malumanay, sapagkat ang kataasan punong dilang kasamaan, lalay-lay-lay nang maipa
ngusap yaon ni Jesus na, Panginoon, nagtuloy na ng paghapon. Habis na walang kaukol ng kaniyang mga kampon, lalay-lay-lay at doon sa pagsasalo ang maalam na maestro nangusap sa disipulo. Isa aniya sa inyo ipagkakanulo ako. Ano ay nang mapakinggan ng apostoles na tanan para parang natilihan ang lahat ay napamaang sa kaniyang isinaysay. Sa hiya at takot nila tumanong kapag karaka, ako po kayaan nila. Si Judas na may gumaya, nakita nung kapag karaka. Sinagot namang marahan itong apostol na banday, na walang iba kundi kau ani Jesus na maalam. Walang iba kundi ikaw, taas na hindi maisip ng karunungan at bait ng Diyos, Hari ng Langit, sa Doroong Apostoles. Wala isang nakarinig. Sa hiya at alang-alang, si Pedro ay natilihan, nilihim na si San Juan at kay Jesus na pahalang. Himalang gawa ng langit, si Juan ay tumanong na sa maestrong mapalinta. Ani Jesus sa kaniya ang subuan kong mauna. Yaoy siyang palang marang sa paghapong matahimik niyong mga apostoles. Si San Juan ay naidlip at kay Jesus na pahilig. Himalang gawa ng langit, dito na nga yaong lilo, sinubuan ng maestro. Hindi nakitang totoo niyong mga disipulo. Nakapili at kasalo nang mayarit maganapan ng paghapong senalegal, ay itong poong maalam isinunod na nilang yaong sena sakramental. At sa sena kulong sanya, linalang ng poong ama ang mahal na Eukaristya. Ipatatanong talaga sa mga katotoniya ugali ng kahodyohan kung ganitong Paskwang araw, sa pagkain ng hapunan sila'y may isang tinapay na nabubukod sa dulang. Yaong tinapay na isa lalang halong lebadura ni Jesus na poong ama, tinangnan na may paninta at binuksan pagdaka. Sa kaniya binulungan niyong mga wikang mahal, itong tangan kong tinapay ay siya kong ang katawan. Kakaning ikabubuhay,
kasalanan at piniraso. Ininakain totoo na ang wika ay ganito, aniya ay kaninyo, ito'y siyang katawan ko. Nang masubo ang matapos, yaong tanang disipulos, ay ang ginawa ni Jesus, ang kalis agad sinambot, may lamang alak sa loob. Kaniyang binendisyonan, tuloy namang binulungan, at ang wika kay gagandugong tunay, inong kaguan sa kaniyang mga kawal. At ang winik ay ganito, ito ang inumin ninyo, at ito nga ang dugo ko, mabubuhos na totoo, dahil sa sala ng tao. Masayod mauubos sa isang malaking kurus, sa pagsakop ko't pagtubos, sa sala ng sansinukob, dugo ko ang mabubuhos. Kayo na may bibigyan ko, kapangyarihang totoo, ito ngayong ginawa ko, siya namang gawin ninyo. Kung ako'y manaw sa mundo, in memory what I'm fachetis, ani Jesus na marikit, kung baga sa makatuwid, ang kanyang sabi at sulit, sa naroong apostoles. Kung ito'y inyong gagawin, ako nga'y ang alahanin, siya ninyong panimdim, kayo naman mga giliw, ay aking pagpapalain. Ano pa't si Jesucristo, lubos ang sinta sa tao, at sa lahat na nakatuto, nag-usap, nagpanibago, na ang winik ay ganito. Kwe mandok at meyam karnem et bibit meyum sa angwinem. Ang sino mang makakain ng katawan kong habilin, at ang dugo ko'y inumin, siya nga ay nasa akin, at ako'y nasa kanya rin. Niyong napakinabang na Jesus ang mga sama, ay pinagbilinan sila, may obispo't Santo Papa, at saserdotes ang iba. Misteryong hindi maisip, himalang gawa ng langit, sintang bukal nga sa dibdib, amang walang kahulilip, nitong ating poong ibig. Ang alaalang matibay ni Jesus ang birhing mahal, ng gabi rin yaon naman si San Gabriel linutusan, ang birhe'y pinasuguan. Si Enoch at si Elias doroon din at kaharap, na kinabang na banayan, ngunit walang nakamalas sa disipulos na ang lahat. O sintang hindi masayod, biayang hindi matapos, awa ay lubos na lubos, kusang ipinagkaloob nitong maawaing Diyos. Purihin ang buong mundo, itong mananalong berbo, dahil sa sinta sa tao, katawa'y dugong totoo, nalagak sa sakramento.
di ano lamang daig pang batong buhay. Loob ni Judas na banday na di lumambot muntiman ang kaniyang kalupitan. Sa kataksi lang totoo, kaluluwa nitong lilo, pinasukan ng demonyo. Nanaw na sa sinakulo, ipahuli ang maestro. Kusa nang umiwalay yaong apostol na banday, o Judas na tampalasan. Mahangan ang ay mahangay, ikaw ay huwag na buhay. Kumahon na nga ang lilo ng kapwa ni Yaso. Eskribas at pariseyo, sintahin maestro. Huwag hindi ano lamang niyong mga tampalasan, pari sa iyong mga humang kanan masusunod kapag kuha at ito na bang nangayang na pala marang si Judas tuway hama. Pusang lampong ang kaparis sa pag-iyaw at pag-ingin ng sarili at malupit. Kasakiman gayon din sa kalupitan, matlang awa ay mahalay. Hayo ang siyang kabagay, walang bait kamuntiman. Unghang malupit na aso, anak yata ng demonyo, balawis at walang tuto. Halay ng pagiging tao, walang ano pa't pawang mahala ang dugong pinagbuhatan, duming hindi
kasalanan tampalasa pala mara dilinai na ala ala malang loob na pakita kasalanan mong lahat kanyang pinatatawad ginawa ka gastang pila katiwala kan maestro tuwin ay ka salo-salo minamahal kang totoo ng ganito di mo naginunang-gunam ang madlang papalayaw sa iyo ng niring mahal sa bahay, alaala kang matibay. Tuloy ipinagbilin pa sa iyo ang anak niya. Ang tugon mo ay ikaw na. Paninta ito'y siyang pangako mo pagkakaling na totoo kusaman na patungo kaniyang bagong tao bukod dito ang isa pa apostol na palamara ikaw rin ang dilipa sama sa pagdakip sa kaniya kaya malupit na ilong magnilay ni yang gawa mo pagsisihan mong totoo sa kagumanito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po ang aming kakanin sa araw-araw, tatawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami paintuloy sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Apat na letra, ikinulong sa dalawang linya, aralang basa. Anunsiasyon ang una, resurreksyon ang ikalwa, adorasyon ang ikatlo, lamentasyon panghuling letra, aral sa taong lahat na. Taong hindi nagigikla, walang munti mang balisa, iyong isipin tuwin na, lubos na nag-aanyaya, si Jesus sa kaluluwa. Tang hindi maulatan, lubos na kapangyarihan, yamo sa makasalanan, ang dugo niya at katawan, inihabilin sa altar. At hindi ipinagkait sa banal man at malupit, at nang doon mapag-isip ang lubos niyang pag-ibig sa mga umbulisip. Tayo lamang tantong lilo, palamarat walang toto, sa mga bagay na ito, pagkakalingang totoo ng poong si Jesucristo. Ang ating nakakapara, si Judas at Diliba, kung tayo ay magkasala, ipinapalit ang grasya sa mga kawang hamak na. Ano pat ang kasalanan, marami't sakdal ng halay, kaya kinabukutan at hindi ibig matingnan ng Diyos sa kalangitan. Kaya Kristiyano'y magbawa ng iyong pagkakasala, maawa ka ng talaga at iyong ikabalisa ang abang mong kaluluwa. At kung hindi gumanito, unghang malupit na tao, ano ang masasapit mo kung hirap sa impyerno ang siya mo matatamo? Nang maganap na't matapos yaong paghapong tibobos, ay itong poong si Jesus. Sampung mga disipulos nagpasalamat sa Diyos. Sa senakulo'y nalis na si Jesus pati kasama. Pawang may lumbay na dala, at ang pinaronan nila kabundukan ng oliba. Sa habaning lang paglakad, ang apostoles na lahat inaliw ng Diyos Anak. At nang hindi nga masindak ang kaniyang mga liag,
O mga apostoles ko, pili kong mga katuto, at ngayon ding gabing ito, walang pag-alang totoo, ako'y papanawa ninyo. Kayo rin nga ay iilag, magpapabay at duruwag, loob ninyo. Sa salat dililihis, mga hulang itinitik ng propetang mababait. Percutiam pastore metis, per gentur oves gregis. Ng kanilang tinuran, ang pastor ay susugatan. Ubihang mga kawal, walang bikal lalayasan. Tantong hindi mag-iiba, ulan ng mga propeta na nasa sulat sagrada. Sapagkat wikang lahat na ng pohon ko't aking ama. Yaong winika ni Kristo, nangakahat ang totoo. Loob ay sumigdo-sigdo, at nangusap ng ganito. Et si omnes scandalisati fuerint inte, ego nun quam scandalisa. Maestro aniyang mahal, sila lahat may pumanaw, at ikaw ay pabayaan. Ako ay siyang daramay, kita'y hindi hihiwalyan. Maniwala ang poon ko, nitong pangako kong ito, walang pagsalang totoo, di ako manaw sa iyo. Sa Diyos haring totoo, ani Jesus na maalam, oya Pedro'y kararahan, isipan wika mong iyan. Buyo ay mahalay, baka magsinungalingan. Si San Pedro'y sumagot pa ng ganitong parirara. Panginoon ko, aniyang tunay di maniwala ka. Tantong ako'y madurusa. Pinasiya na si Jesus kay San Pedro ng pagsagot ay bago nga matilaok sa hating gabi ang manok. Pilit nganing masusunod, walang pagsalang totoo, ako'y natatuwa mo. Di miminsat makaitloy sa pangsasabihin mo'y di nakikilala ako sa pangungusap na yaon ni Jesus na Panginoon. Lumakad silang nagtuloy at tumawid naman doon. Turenteng batis ng Cedron, yaong batis ng torente, ng Cedron dito'y nasabi,
umaagos na parati, tubig na batis na yari sa libis ng libite ng makatawid na naman. Si Jesus at mga kawan ay sa isang halaman ng Getsemani ang pangalan. Doon sila nagsitahan. Doon ang puon si Kristo nangusap sa disipulo. Kayo ani ay dumito at manalangin ako sa Diyos Haring Totoo. Tatlo ang ipinagsama na siyang pinili niya. Si Pedro ang una-una, si Diego ang ikalawa, at si Juan Evangelista. Pumasok at nagtuluyan sa loob ng halamanan. Wertong pananalangin ang doon ay nangunang-gunang. Tigib kadalamhatian ay ano'y nang malayo na sa ibang mga kasama. Sa tatlo'y ang ibinadya, tristes es anima mea, peske ad mortem ania. Kaluluwa ko'y may lumbay dahilan sa pagkamatay. Ito kayo ay maghintay, kaya mga kaulayaw ay manalangin mataman. Bijelen ay ang turing, kayo ay magpakagising. Et orate manalangin, at nun ay karuntungin. Interestin, tintadolim, kayo'y nang huwag pasukan. Nang tusot nilang kasamaan, nakinaliligaligan, kaya nga't ang katampatan ay manalangin mataman. Nang maipangusap yaon, si posible es ang sabi, lumayo at naparoon sa di maabot ng pukol. Lumuhod at nag-orasyon, ani ay patahimi. Si imposible es ang sabi, Ama kong makalawingin, akong baga mangyayari. Transea ame kalexiste, Ama kong kalooban, mangyari iyong iliban. At huwag kang mainuman ng kalis ng kapaitan na darating sa katawan. Datapuan niya anakin, ito man ay aking hiling. Ang buhok ko'y di susundin, kundi ang iyong loob din. Siya kong tatalimahin. Yaring aking kaluluwa, nahahanda sa lahat na. Anong gagawin ko, Ama, ang katawan ay palisa. Siyang tanitong nangangamba, sukurin at sunod ako, tumatalima sa iyo. Ako'y walang ano-ano, kalinga ko rin totoo, balang iyong ipaoo. Ano ay nang maganap na, ang
panalangin niya. Nagtindig ka pagkarakan ng hinanap niya ay kinita. Ang tatlo niyang kasama nang dagdag nangungupiling, natutulog na mahimbing. Agad na niyang ginising binating pinakamagaling. Ito ang ipinagturing. Aniyay ay mga liyag, katotoo at alagad. Dili kayo nakagagat sa akin ang pagpupuyat. Kahimat isang oras, kayo nga ay gumising na. Manalangin para-para, sa akin kayo'y dumaya ng hindi pasukin baga. Nang tuksukmad ng pangamba, di naman lubhang nabalam. Yaong poong nalulumbay, ang tatlo'y agad iniwan at nagbalik kapag kuwan. Sa pinanalalanginan, ang panalalangin una ay inuulit sa Ama. Tuloy ipinagbilin pa na kalingain tuwin na ang birhen kaniyang ina. At ang mga apostoles ng kasiniya at ibig, ipinagbiling masakit nang di masira at lumamig. Puso nila sa pag-ibig. Saka naman ang wika pa, poong Diyos at Diyos aniya. Kung gayon ay di sasala ang kamatayan ko't dusa, ako ay tumatalima. Datapua, Amang mahal, hingi ko'y iyong tulutan. Mangyaring huwag maliban, masakop ang sang tinakpan ng dugo ko sa katawan. Doon sa pananalangin ni Jesus na maawain, ay nanaog namang tambing anghel na sa langit galing at isang kalisang hain. Nangusap na kapagdaka, poong kong Diyos aniya, ikaw po ay narinig na niyong pamang una-una na poong kong iyong ama. At itong dala kong kalis ang iinuman mong pilit nang abdon sakdal lang pait na pilarayang tigis ng taong lilot balawin. Iyang mga alagad mo, minamahal mong totoo, kakalingain poon ko nang di madaig matalo, nang di lang masamang tukso ang di niya maitulot sa iyo't ipinagbili.
pagkaloob. Yaong hingi mong masayon, nang dugo mo ay masakop. Ang tao sa sinukom, sapagkat pastor kang tunay nitong mundong kabilugan. Ang obehang sino paman hindi masok sa bakuran, hindi nga masasakupan nang ito ay masabi na ng anghel na embahada. Pumanaw na kapadakan, si Jesus ay iniwan na sa pananalangin niya. Ito sa witikang ito ng angin sa Nazareno, pasiyang ipinagluho nang atal ang tanong buto, hinayang sa ibang tao. Natigilan na ang puso at hindi na nakaktibo. Pinawisan na ng dugo, dating pawis ang kahalo, sa lupa ay tumutulo. Sa gunam-gunam at sakit, pagkamatay kong mapait, ay ang aking puso't nibnib na hahabag na malabis sa ibang taong bulisin. Siya na may nagwika pa, poong kong Diyos aniya. Yamang ito'y loob mo na, ako po ito mataliman ng pagkamatay sa dusa. Sa manalangin matapos, itong ating poong Diyos pinagbalikan di bobos. Yaong tatlong disipulos nang datnay nakakatulong, inising ng buong sinta, bangon kayo mga oya, at wala na ang balisa. Tulog ninyo ay sukat na, at darating na ang sigwa. Bangon na kayo't gumising, at ako ay inyong sundin. Ito na't ako'y darating ng mga lilo't suwail na nagtatani sa akin. Halos di pa natatapos ang pangungusap ni Jesus. Dumating na ang tibobos, ang narakit na soldados, eskribas at pariseyo. Ito na nga ang lahat na, si Judas ang nangunguna, talampas at palamara.
umangos hawang pakita sa maestro pong ama. Balutian ang katawan, tao hindi magkamayaw, para-parang sandatan. At may mga dalang ilaw, yaong mga tampalasa. Kung si Jesus Nazareno, balit ang bangis na tao, ay dapat makaganito ng ipagsamang soldado at nang hindi magkatakpo. Siya ay korderong tunay, mahinhintin, di magaslaw, inyo mang kinakaway. Siya ay hindi lalaban sa inyo at kanino man. Ay ano'y nang malapit na si Judas kay Jesus baga, binati ka pa karaka. Kekwaretis aniya, sinong inyong kinikita? Ang tugon ng mga lilo ay si Jesus Nazareno. Ang sagot ni Jesucristo, ego sum ang hanap ninyo, ako nga aniyay ako. Dito na sagot na ilan ni Jesus sa mga hunghang, para parang nalunasan ng hapay na timbuhang na anaki mga pata. Ipinakilalang lubos ni Jesus ang pagka-Diyos, kapangyarihan tibobos sa katagang isinagot, pawang ng walang lulo. At sapagkat talaga na ni Jesus ang pagdurusa ay ang mga palamara pinagsaula na pagdaka na karamdam at potensyal. Nagtindig na kapagkuhan yaong mga tampalasan, tuminit na't nilay-nilay, at hindi na gunang-gunang ang kanilang kinarat na. Ay ano'y nang mamuli na loob nila ng agila, lalong na manguli pa ni Jesus kong alumpita at kung sino hanap nila. At tugon ng mga lilo ay si Jesus Nazareno, ang isinagot ni Kristo. Wika ko nga ka sa inyo, walang iba kundi ako. Ako nga at dili iba, Nazarenong inyong pita, kuno ano ang iyong wala, at nasa ninyong talaga, ako ay inyong dapina. Datapuat ang hingi ko,
at inuula sa inyo. At ang aking disipulo na aking kasama rito, huwag anhing tanging ako. Nang matalas tas ni Judas ang pagsagot na palaya, nilapitan niya agad. Hinagka niya't niyakap, tumatawang paramusla. Nilindiling katawan para din ang dating asal. Binatinag buong galang. Aberabi ang tinuran, Maestro kong minamahal. Ang Yesus ay gayari, amisi at get enisti, katutukot aking kasih. Anong layon mo ay gabi, magpanibago kang liksi. Ang isinagot ng Lilo, Aba po aking Maestro, Panginoon kong totoo, ang Maginoo ay ano, ano ang gawa mo rito? Sa kaniya katutukot aking sinta, ang tanda mo'y halik pala sa akin ang makilala ng iyong mga kasama. Niyang madulog ni Judas at si Jesus ay mayakap, nagsilapit na managad. Ang soldado mararahas para masinunggap. Ginapos at tinubungan ang kaniyang mga kamay, at tuloy sinapulutan niyong mga tampalasan. Inabot na walang husay. Napanood ni Pedro ang inasal sa Maestro, nagalit siyang totoo. Nagbantang mamook dito sa nagsihaling soldado. Linunot na kapag katawak niyang dala-dala, at tinagayaw isa na palapit sa kaniya. Naulipas ang tainga, dili iba, dili iba at si Malco kasama ng mga lilo. Sumunggap kay Yeso Kristo, siyang tinabak sa ulo ng matapang na si Pedro. Nang ito ay mapagmasdan nitong Diyos na maalam,
Si Pedro'y agad sinaway, kaniyang pinag-usapan, ito ang siyang tinura. Pedro'y iyong tandaan, huwag mong kalilimutan. Kung buhay ang naging utang, daan namang katuwiran, buhay rin ang kabayaran. Ano ba kang isip mo, parito anghelis mang limang libo nang itong mundo'y gunawin at ako'y biglang agawin. Pedro'y aking tinis din at nang mangyari sakupin ang taong nagugupilin. Ayot iyong iulina, yang kay magkuntay na. Sinunod kapagkarakan ni Pedro ang maestro niya, gumaling at guminhawa. Nangusap naman si Jesus sa nagsihuling soldado. Anong bagay aling buktot, aling salaring puyapos, at ako'y inyong ginapon. Sa mga hirap na ito, nasuhagi kay Kristo, ay ang dalawang katoto, si Juan nga at si Pedro, bukod na hindi tumakbo. At kanilang sinusundan ng pag-uwi nga sa bayan, ano pa't di malimutan at alang-alang matibay itong Diyos na maalam. Ang pagsunod ni San Juan kay Jesus umagapay. Manong ito ay matingnan niyong mga tampalasan. Pinasasin niya pagkuha nang kay Juan nga makita na darakpin naman siya. Tumakbo kapag karaka, kumot niya ang dala-dala, sa kabigla ay nakuha. Ang pagsunod ga ni Pedro sa huli ng mga Hudyo, kaya hindi napagsino niyong mga lilong tao na nagsihuli kay Kristo. Ano pangat inilinakad ang banal na Diyos Anak, may sumuntok at tumayak. Doon nila itinambad sa bahay niyong si Anak. Nang iharap na si Kristo, doon ay anas na lilo. Tuway hindi mamakano, di at sampung pariseo.
sapak na natotoo. Kapag karakay ng usap, kay Jesus ya, kay Jesus ya ang si Anas, ay aniya, ay aniya taong slak, nangasaan yaong lahat, apostoles mong alaga. Kundangan hindi totoo, mga likod ng aral mo, at pawang ng hindi totoo, ano pinag-iwan ka rito, na lahat na alagad mo. Kabaitan ding mataas ang naisipan ni Judas, kasuyo mo at kasabwat, humiwalay rin at sukat, nang di sumabat maghirap. Katiwala mong magaling, sa hayag man at sa lihim, at iyong kasiping-siping, lanot siyang nabalarin, ng mga aral mong isip. Dito'y sukat, mahalata, ang aral mo'y pawang daya, walang wastot masasama, kaya mo ito ginawa, ang tao ay nang masira. Puno kang kapalaluan, mapagbago bagong aral, likot walang katuwiran ang iyong pinagdarayan ang mga tao sa bayan. At ang buong akala mo nasang ibigin ng tao anyaya. Anyaya at iparuyo, iniimbot mong totoo, ngalan ng kang taong santo. Lalo ka pa bagang alam, kasantusan at pagkabanal, kay Moises na isinaysay, nang sa Diyos na kautusan, doon sa bundok ng Sinai. At marami ang propetas na nagsabik, nagpahayag, isinaysay at sinulat, aral niyang maririnag ng aming natatalastas. Bago'y ang iyong inakit, kasama mo magsusulit, nang aral mong malulupit, kababayan mo't karating, pinsa't hinlog na malapit. Tao kang hamak at mura, ano't sasam palataya, kami sa iyong doktrina, bakit hindi mangaral ka, bangaw na walang halaga. Ito'y sukat mahalata, ang aral mo'y pawang daya, mga gawang wika-wika, lahat ay ginagambala, nagwawala kang kamukha. Malaki rin kamalian ang lahat mong pangaral, hindi ka dapat sumuhay at kami pagpalaluan,
At kami pagpalaluan, abang ayoy napasaan. Anong di ikakalag mo ng pagkagapos mong ito? At nang makalutas tayo, kung Mesiyas kang totoo, ngayon patotohanan mo. Dito itong poong Diyos, katagamay di sumagot, si Anas agad na poot, sampung mga Pariseyos, pawang sumukal ang loob. Nuli namang nakatakap, antampalasang si Anas, alihay hayon ilakad, ihatid nga kay Kaipas, iyang lilo at dulinga. Siya nga ang naglalalang ng masamang katipunan, kay Jesus ay magparatang, doon sila nagtipisan, at ang tanang punong bayan. Ang pantas at marurunong, doroot na pupulong, anang isa't isang gayon, para-parang tumututol, ang sumbong pinag-aayon. Ano pangat na papawa, doon niya ang masasama, Pariseyong matuhila, nag-iisip, naghahaka, nang di lang ipararaya. Asal na di katuwiran, itong mga tampalasan. Ano pang at pawang bintang, niyong taong mga unghang, kay Jesus na poong mahal. Inilan na nga ang lubid, niyong mga malulupit, kay Kaipas inihatid, asal ay kahapis-hapis, nitong poong mapagtis. Mahal na Diyos anak, di nang tinapos ang usap, ang wikang magpabukas, at sila'y na nga pupuyan. Doon na nga itinahan, sa maluwang naharapan, na kay-kaypas na bahay, sa haliging binayubay, sa haliging binayubay, ang dalawang pa at kamay. Nangaghiwa-hiwalay na yaong mga palamara, at nagsauli kapag daka sa bahay ng isa't isa, may bantay na pinatira. Niyong gabing paglalamay, madlang birot pag-uuyam, niyong mga tampalasan, pawang kapalibhasaan, dito kay Jesus na mahal. Inakpan na alipala, yaong mahal niyang mukha, panyo marumi at sira, niyong mga aliktiya, pagbalik din nilang pawa. Inooroy nga nila ang patang ay tambong isa, tandayaw't pagkilala sa totoong hari nila, bago'y tikis na pagmura. Isa